palakihin ang mga positive energy plants na ito sa loob ng bahay para sa isang mapayapa at kalmadong kapaligiran sa loob ng ating bahay at opisina. Number 1, snake plant. Ang halamang ito ay naging isang tanyag na panloob na halaman dahil sa mababang mga kinakailangan sa pagpapanatili. Hindi lamang ito ang isa sa mga positibong halaman ng enerhiya dahil sa buhay na kulay at masasayang vibes na inilalabas nito. Ngunit ito rin na isa sa mga nakakapagpalusog na halaman din. Sumisip-sip ito ng mga volatile organic compound at mga particulate matter mula sa kapaligiran. Jade plant. Ang Crassula ovata o halaman ng jade ay isang makatas na halaman na may delicate na puti o rosas na bulaklak. Ang halamang ito tulad ng iba pang mga succulent ay nangangailangan ng mas kaunting pagpapanatili lamang. Binibigyan ito ng tagahanga ng mga feng shui at vasto ng maraming kahalagahan dahil maaari nitong kalmahin ang kapaligiran, mag-anyaya ng kapalaran at kaunlaran, kaya tinawag din itong halaman ng pera or dollar plant. Calatheas. Ang halaman ng calatheas or peacock ay katutubo sa Timog Amerika. Ang makulay na mga dahon ng halamang ito ay ginagawang isang mahusay na mapagkukunan para sa mga dekorasyon ng sambahayan. Nililinis din ito ang hangin upang mapabilis ang isang mas mahusay na panloob na kapaligiran. Ang isang mahusay na bagay tungkol sa halamang ito ay isinasara nito ang mga dahon sa gabi at bubuksan ito sa umaga. 4. Golden Pothos. Kapag pinag-uusapan ng tungkol sa pagpapanatili, marahil ito ang pinakamahusay na mapanatili. Mahirap patayin at maaring mabuhay sa isang madilim na lugar. Maaring itong maalis ang mga chemical ng BTX mula sa panloob na kapaligiran. Eucalyptus. Ayon sa kaugalian, sinasabing ang halamang ito ay nagtataguyod ng kapakanan sa ekonomiya pati na rin sa kaunlaran. Bukod sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog, tinatanggal nito ang negatibong enerhiya mula sa mga nakapalibot. Ilagay ito malapit sa lugar ng trabaho o cabin ng opisina upang madagdagan ang iyong pagiging produktibo at focus. Peace Lily. Ang peace lily ay isang mahusay na mapagkukunan ng positibong enerhiya para sa mga nakapaligid. Ayon kay Feng Shui, tumasagisag ito sa kapayapaan at katahimikan. Maaari din itong lumaki ng maayos sa mga mabababang lokasyon tulad ng isang silid tulugan o banyo. Ito ay isang halaman na nagpapadalisay din ng hangin. 7. Chinese money plant. Katutubo sa Timog China. Ang kakaiba at natatanging hugis ng mga dahong ito ay ginagawang perpekto para sa mga dramatikong panloob na dekorasyon. Mabilis itong sumasalamin sa silid ng enerhiya at isang positibong feng vibes, nakakaakit daw ng pera at magandang kapalaran. Aloe vera. Ang aloe vera ay isang evergreen succulent plant species at isa sa pinakatanyag sa iba pang mga aloe. Sa maraming gamit nito sa mga pagpapaganda at kalusugan, inaalis din ito ang masamang enerhiya mula sa nakapalibot na lugar. Nagsusulong ito ng kaligayahan at nakatutulong upang makontrol ang pagbabago ng mood. Rosemary. Ang rosemary ay isang perennial herb na may isang kakaibang halimuyak na maaring mapabuti ang kondisyon at mabawasan ang pagkabalisa. Isang clinical na pagsubok sa mga mag-aaral ng universidad ang nagpatunay nito upang mapalago ang herbs na ito sa loob ng bahay o sa iyong balkonahe. Dapat mayroong sapat na sikat ng araw. 10. Areca palm. Ang areca palm ay napatunayan scientifically na houseplant na nagpapadalisay sa hangin. Pinapataas din ito ang halumigbing sa loob ng bahay. Ayon sa Feng Shui, naglalabas ito ng positibong enerhiya at maaaring itanim sa mga bahay at tanggapan. Ito ay isa sa pinakamahusay na pinakamalaking mga houseplant. 11. Sambong. Sinasabing ang sambong para sa mga espiritual na kasanayan, inaalis nito ang negatibong enerhiya at nagtataguyod ng paggaling sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga negatibong damdamin tulad ng galit at takot na may mas mataas na daloy ng positibong enerhiya. Upang mapalago ang pantas sa loob ng bahay, ilagay ito sa isang maaraw na bintana at tubigan ng katamtaman. Number 12, Orchids.
Ang mga orchid sa isa sa pinakamahusay na halaman na namumulaklak na maaari mong palaguin sa loob ng bahay dahil sa makulay na itsura at kaaya-ayang samyo nito. Ang mga mahilig sa feng shui ay nagpapatupad din na maaaring itong mapalakas ang mga antas ng enerhiya at ang kaaya-ayang amoy ng halamang ito ay maaaring kalmahin ang isipan at nakarirelax na pakiramdam. Dahil sumisipsip ito ng CO2 sa gabi, maaaring mo itong ilagay sa iyong silid tulugan. 13. Jasmine. Ang jasmine ay nagmula sa tropical at warm na rehiyon ng Eurasia at Oceania. Ang amoy ng mga mabangong bulaklak nito ay nakakapagpahina ng stress at nagpapasigla ng pagmamahalan. Nag-iiwan ito ng isang positibong kapaligiran at nagpapalakas ng mga sexual na ugnayan sa pagitan ng mga mag-asawa. Maaaring ang mga species ng jasmine na maaaring mong subukan palaguin sa loob ng bahay kung mayroon kang isang nakaharap na bintana sa timog o kanluran sa iyong tahanan. 14. Lucky Bamboo. Panatiling maswerte ang kawayan sa iyong desk ng opisina o sa isang countertop ng kusina at maging masaya, mapayapa at masagana ayon kay Feng Shui. Walang alinlangan na ito ang pinakamadaling halaman na panloob na maaaring mong palaguin sa anuman, sa tubig o lupa. Tandaan ang mga positibong halaman na ito ng enerhiya ay magbabawas ng negativity mula sa iyong tahanan at magdadala ng kaligayahan at kapayapaan. Ayon sa Japanese research, ang paghawak sa mga halaman ay may pagpapakalma na epekto. Bukod sa mga panloob na halaman ay maaring linisin ng hangin at pagandihin ang iyong loob. So yan lang mga kaibigan ang 14 na mga positibong halaman na maaaring nating ilagay sa ating opisina, sa bahay or negosyo. Depende na lamang dyan kung ano ang mapupusuan nyo sa mga halamang ito.